Sa pagkising sa umaga, iba kong nauuna ka. Sa pagbangon pa lamang, ibang-iba kong nauuna ka. Kung sa unang hirit ang panalo ka, ang buong maghapon ay tiyak na sisla. Sa unang hirit, unang-una ka. Sa unang hirit, sa bisyong totoo ang nasa. Sa unang hirit, ang saya-saya. Magandang umaga, Igan. Narito na mga unang balita ngayong araw. Igan, dalawang KTV bar sa Quezon City ang tuluyan ng ipinasara dahil sa mga umano'y paglabag. Pinangunahan pa mismo ni Mayor Joy Belmonte ang operasyon. Kaya personal ko itong pinuntahan, itong dalawa, sapagkat bukod sa wala silang, itong La Chaparral, walang business permit, and therefore that is already a violation of the revenue code. Meron na silang natagpuan na 10 kababaihan dito sa La Chaparral at sa Bahia Luna naman ay 47 women. Bukod sa umuwi paglabag sa health protocols, parehong walang permit to operate ang mga ito. Ang isa may mga illegal pa umanong aktibidad. Walang pahayag ang mga may-ari ng KTV. Sinita rin ng Quezon City LGU ang isang resto bar sa Tomas Morato na nag-ooperate kahit curfew na. Pero posible raw makapag-operate muli ang resto bar kapag napatunayang susunod na ito sa health protocols. Sa mga balak bumiyahe, huwag masilaw sa alok na negative RT-PCR test result na hindi nangangailangan ng aktwal na swab test. Pihadong illegal po yan, Igan. Nangyari yan sa isang babae na inalok umano online ang negative RT-PCR test result nang hindi dumadaan sa testing. Una pa lang daw ay nakatunog na ang babae na ito'y scam, kaya sinubukan na lang niyang sakyan. Git ng nag-aalok, hindi rin ito peke dahil sa clinic daw ito galing at naka-encode sa system. Pagbibida pa ng nag-alok, marami na raw silang natulungang biyahero. Nagpakita pa raw ito ng screenshot ng mga mensahe bilang patunay. Pang-engganyo pa nito, nasa 10,000 piso lang ang babayaran. Bihamak siyempre na mas mura kaysa sa 5,000 piso sa mga regular na RT-PCR test. Sinita ng babaeng nag-alok saka i-report sa DOH. Sa ngayon, hindi na makita ang FB account ng nag-alok online. Itinanggi naman ng laboratoryong sinasabing panggagalingan ng test result na tauhan nila ang nag-alok. Laitimo raw sila at hindi naglalabas ng resulta ng walang testing. Hindi po totoo yung claim niya na konektado siya sa office ng Hero Laboratories. Meron pong security features yung certificates po namin na hindi po nagagaya po nung mga pinost po. Sa Tondo, Maynila, binaril ng isang teenager ang kanyang kaibigan dahil sa selos. Buti na lang at pumalya ang kanyang baril, kaya nakaligtas ang biktima. Laging una ka sa balita ni Jonathan Andal, exclusive. Masdan ang gawing kaliwa ng CCTV video. May isang lalaking sumisilip sa gate. May hawak pala siyang baril at sinisipat na ang kanyang tatargetin. Nangyari ito sa barangay 119 sa Tondo, Maynila. Nang makakuha ng tiyempo, ipinasok na niya ang baril sa gate at kinalabit. Pero hindi pumutok. Kinalabit niya ulit ito ng ilan pang beses pero hindi talaga pumutok ang baril hanggang sa narinig na siya ng kanyang bibiktimahin. Nagulat na lang po ako pagtingin ko po, pinuputok niya na po, hindi po pumuputok, doon na po tumakbo po ako tapos sumigaw na lang ako. Sabi ko, tulong, may bumabaril sa akin. Umalis noon ang gunman, ngunit makalipas ang 3 oras, bumalik ito. Pero nagloko ulit ang kanyang baril hanggang sa napaputok niya ng isang beses na tumama sa bahay ng biktima. Doon na ako napatakbo, nahulog ako sa bahay namin sa kabila sa ginagawa po kasi doon na ako talaga pumaripas ng takbo kasi pumutok na po talaga. Walang nasaktan sa pamamaril pero nagalusan ang biktima habang tumatakbo. Nagsumbong siya sa Don Bosco Police Community Precinct at nahuli ang gunman. Nung pag-ikot namin ngayon, sakto, nakasalubong na namin yung nire-reklamo niya. May dalang ang baril.
Dalawa ang naaresto, ang mismong gunman at ang may-ari umano ng baril. Nakuha sa kanila ang isang pen gun at isang revolver na halatang luma na. Iginit ng isa na wala siyang kinalaman sa gulo. Pero ang gunman na 18 anyos lang umamin sa krimen. Tropa raw niya ang kanyang tinarget na edad 19 anyos. Nagawa niya raw ito dahil sa selos. Ang dati raw kasi niyang nobya, kasintahan na ngayon ng kanyang tropa. Nag-usap na po kami nung una. Sabi niya po iiwasan niya na raw po. Yung ex ko, ayun nalaman ko po, hindi niya po pala iniiwasan, talagang patuloy pa rin po siya. Iwalay na po sila na matagal bago po naging kami ng tao. Okay. Hindi ko rin ina-expect na ganun yung gagawin niya sa akin. Talaga nagulat na lang ako kasi kaibigan ko siya. Umamin ang suspect na nakainom siya ng alak nang gawin niya ang krimen. Desidido raw ang biktima na magsampa ng reklamong attempted murder bukod pa sa reklamong illegal possession of firearms. Sisisi ako na yung ginawa ko. Hayaan ko na kayo, sige. Mahal ko siya, kaya hayaan ko na. Kung saan siya masaya, sige. Marami naman pong babae dyan. Itong unang balita sa Maynila, Jonathan Andal, Buong Puso para sa Pilipino. I am ready! GMA Weather! Serbisyong totoo ng GMA News. Nalusaw na ang low pressure area na nasa loob po ng Philippine Area of Responsibility kahapon, pero isang bagyong o bagong LPA ang posibleng pumasok po ng PAR ngayong araw. Huling nakita ang nasabing LPA sa layong 1,600 kilometers silangan ng Central Luzon. May tsansa itong maging bagyo sa mga susunod na araw, base po yan sa wind map ng Metro Weather. Sa ngayon, hindi ito inaasahang lalapit at tatama sa kahit saang bahagi ng bansa. Pero hahatakin at palalakasin ito lalo ang hanging habagat habang kumikilos papuntang Japan. Ayon sa pag-asa, umiiral ngayon ang hanging habagat sa western sections ng Southern Luzon at Visayas. Sa datos po ng Metro Weather, buong araw na may tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Luzon. Sa Metro Manila, asahan pa rin po ang ulan sa hapon o gabi. Buong araw ding magiging maulan sa Visayas at Mindanao. Posible po ang malalakas na ulan sa maraming lugar sa hapon at gabi, kaya maging I am ready. Nasa 70 pesos na po ay binaba ng presyo ng baboy sa ilang pamilihan at sabi ng Department of Agriculture, lalo pang bababa ang presyo ng baboy pagpasok ng mas maraming imported pork. May unang balita si Bernadette Reyes. Matapos pumalo sa 400 hanggang 420 pesos ang kada kilo ng baboy noon, 330 hanggang 350 pesos na lang ang kilo ngayon sa Litex Market sa Quezon City. Pero mabigat pa rin daw ito sa bulsa ng mga mamimili tulad ni Rina. Mahal pa rin pero kinakaya, kailangan eh. Sa isang kilo, dalawang kainan, ganun. Para kasi hanggang mayang gabi. Base sa price monitoring ng DA, nasa 340 pesos na lang ang average price ng kilo ng kasim at pige. 370 pesos naman ang liyempo. Mas mababa pa ang presyo kung imported frozen pork na 250 pesos lang ang kilo sa kasim at pige, 290 pesos naman sa liyempo. Nagsimula na rin daw pumasok sa bansa ang mga imported pork para mapababa pa lalo ang presyo sa merkado. Nagdagdag tayo ng supply from import kasi gusto natin sana talagang mapababa ng gusto yung presyo para magiging affordable sa ating consuming public. Sa bisa na Executive Order No. 133 na pinirmahan ni Pangulong Duterte, itinaas sa mahigit 254,000 metric tons ang minimum access volume sa karne ng baboy na i-import ng bansa sa mas mababang taripa. Ayon sa Bureau of Animal Industry, mararamdaman ng lalo pang pagbaba ng presyo pagsapit ng Agosto kung kailan darami lalo ang imported pork sa mga pamilihan. Between 45 to 60 days from the exporting country, yun yung shipping timeline natin. No? Nakadagdag na rin daw sa supply ng baboy ang mga hog raisers mula sa mga lugar na wala ng African swine fever. Ang Calabarzon area, they supply about 46% of the total demand. Yung iba, galing sa Visayas at Mindanao. So, ibig sabihin, talagang marami pa tayong baboy dito sa Calabarzon. Limang bayan at isang lungsod sa Batangas ang idineklara ng ASF free ng Department of Agriculture. Pero ayon sa mga retailers, pahirapan pa rin daw ang pagkuha ng supply ng baboy sa Luzon. Wala naman dumarte sa amin, ma'am eh. Sa Aklan nga galing to. Apo, bakit ang layo, sir? Aklan. Mayroon dito sa Batangas. Mayroon din dito, mataas pa nga eh.
Hindi pa kaya presyon nila dito sa Batangas. Ay mas mababa konti doon. Yan ang unang balita. Bernadette Reyes, buong puso para sa Pilipino. Ipinagpaliban muna ng ilang LGU ang nakischedule na second dose ng ilang babakunahan dahil sa kakulangan sa COVID-19 vaccine. Sa kabila nito, kampante si Health Secretary Francisco Duque III na maaabot ang bansang herd immunity sa first quarter ng 2022. May unang balita si Ian Cruz. Tiwala si Health Secretary Francisco Duque III kayang abutin ng bansa ang target na herd immunity kontra COVID-19. 500,000 ang daily target na mabakunahan. Umabot sa 375,000 ang nabakunahan, pinakamataas na bilang sa loob ng isang araw. Sa pre-sona forum, sinabi ni Duque, sa loob ng 4 na buwan o sa Nobyembre, kumpiyansa siyang 70 milyong Pilipino ang nabakunahan ng unang dose kontra COVID. We are starting to get closer to our goal of 500,000 jobs a day. No? And if we are able to do that, we will be able to reach our 70% target population, that's about 70 million Filipinos, to have their first dose in about 130 days. At ilang buwan na lang daw ang kailangan para makumpleto ang full dose. And hopefully, another 2-3 months to complete the second dose for the same population of 70 million Filipinos, and by then hopefully we shall have reached our herd immunity. Naniniwala naman ng Octa Research Team na makakamit ng Metro Manila ang population protection sa buwan ng Setyembre. Kung tutuloy-tuloy itong NCR plus 8, ang projection namin by September, October, maabot na natin yung sinasabi natin population protection dito sa National Capital Region, NCR plus. Pero ang lahat ng yan nakadepende sa supply ng bakuna sa bansa. Sa huling tala ng National Task Force Against COVID-19, umakyat na sa mahigit 21.7 million ang nakarating na 5 brand ng bakuna sa Pilipinas. Sabi ni Duque, umabot na sa 14 million ang naiturok na bakuna sa bansa, kung saan 10 million ang nabigyan na ng first dose at nasa 4 na million ang may full dose. Pero ramdam na ang kakulangan ng supply ng Sinovac vaccines. Yes, hindi lang po ito San Juan. Buong Pilipinas po ito na mayroon tayong shortage ngayon ng Sinovac. Ang Muntinlupa City, Pfizer at AstraZeneca na lang ang naibabakuna matapos maubusan ng Sinovac vaccines. Sa Festival Mall Vaccination Center, hindi nabigyan ng second dose ng Sinovac ang mga nakaschedule na vaccine. Umaasa silang mahahatiran agad ng dumating na bakuna ng Sinovac. Hopefully po this week ma-deliver na din sa amin para makapag-start na po uli kami mag-inject ng second dose po now for Sinovac po. Sa isang text message, sinabi sa GMA News Director Gloria Balboa ng DOH-NCR, maaaring makapag-deliver na raw ng Sinovac vaccines sa Cebu City. Posible ring matigil na naman ang bakunahan ng first dose dahil sa papaubos ng supply ng bakuna. Yan ang unang balita. Ian Cruz, buong puso para sa Pilipino. Nakikinabang man ang mga pribadong sasakyan sa no-number coding policy, umaaray naman po dyan ang ilang taxi driver dahil apektado raw ang kanilang pasada. May unang balita live si Bam. Bam, good morning. Honey, good morning. Webes, sa isang araw bago ang weekend, pero kailangan munang suungin ang EDSA traffic. Ngayong parating na rush hour, pero sa kabutihang palad, ang sitwasyon sa EDSA, fast moving pa naman both lanes dito sa EDSA Guadalupe sa Makati. Ang dahan-dahan ang pagbangon ng ekonomiya sa gitna ng pandemic, maging ang pagsisimula ng toll sa Skyway Stage 3, ilan lang sa mga dahilan kung bakit bumibigat ang daloy ng trapiko sa EDSA. Pero sa ngayon, mabuhay lanes lang muna ang tugon ng MMDA sa mga hinaing ng traffic. Ang number coding kasi nananatiling suspendido sa buwan ng Hulyo. Bagay na di sinasang-ayunan ng taxi driver na si Gonzalo Hiray. Mas kaunti raw ang kanilang pasahero dahil mas maraming pribadong sasakyan sa kalsada. Kaya para lang makabawi sa boundary, dito siya natutulog sa bangketa ng madaling araw para makapasada uli ng umaga. Dapat ibalik na kasi ang traffic, nakikita naman natin, di ba? Mga traffic na talaga. At kami na mga taxi driver, umaasa kami sa coding dahil pag wala nang may coding, yung mga taxi na lahat halos lumabas
at wala kaming kinikita na talaga. Dahil tumataas tuwing Martes, tumataas ang gasolina. Tony, nakikita ninyo live yung sitwasyon dito sa southbound lane ng EDSA, dito sa may malapit sa EDSA, Orense, sa bago magbundia. No? So far, fast moving. Sana magtuloy-tuloy sa umaga. Pero of course, parating pa rin ang rush hour. Paalala pa rin natin sa mga motorista, bagamat suspendido ang number coding, sa Makate hindi. Nagsimula noong May 15 yung kanilang modified number coding scheme. Pero exempted dyan yung mga sasakyan na may dalawa o higit pang pasahero. Ito ang latest mula rito sa Makati. Bam Alegre, buong puso para sa Pilipino. Ang traffic, lalo na itong mga nakaraang araw, tila wala namang pandemic na dahil wala rin distancing. Yeah? Bumper to bumper na ulit sa EDSA, mga Igan. Nagsimula yun nung lumuwag yung restriction. Yung binubuksan yung ekonomiya. At syempre, yung kailangan may masakyan din yung ating mga manggagawa. Oo naman. At sabi nga daw ng MMDA, halos 400,000 sasakyan na ang dumaraan sa EDSA kada araw daw, ano? Malapit ng pit na daw yan sa pre-pandemic pala. Magkano yun? Yung, parang ilan yun? 405,000 daw. Yan. Oh. Yeah. Oo. Mga Igan, paano to? Sabi ng MMDA, nasa 22 kilometers per hour daw naman ang takbo ng mga sakyan sa EDSA. Sa ngayon, dati kasi 11 kilometers per hour na average sa EDSA southbound kung rush hour bago ang pandemic. Pero may mga motorista pa rin nagre-reklamo. Oh. Yeah. Kasi kaya traffic ang EDSA, lahat ng gusto, libre, nandun ngayon lahat. Kasi may bayad na sa stage 3. Hindi ba? Wala na daw kasing extra pambayad. Ikaw naman, di ba? Ang tanong, eto. Dapat na ba ibalik daw ang number coding? Yan ang ating Borsa Masa at narito si Ivan. Anong reaksyon? Kasi kahit sabihin na MMDA na 22 kph pa rin yung average, kung hindi yun yung actual experience mo, talagang, di ba? Hihiling ka na sana, balik na yung coding. Gusto ko 5 minutes, di ba? Marami, Connie Igan, ang pabor na ibalik nga ang number coding scheme tulad na lamang ni Maricon Yebres. Ayan ang hirit niya. Kapag ibinalik ang number coding, malilimitahan ang mga sasakyan. Kaya kahit papano, maiibsan ang traffic sa EDSA. Approved din para kay Evangeline Delgado ang pagbabalik ng coding. Makokontrol daw ng number coding ang dami ng sasakyan, lalo na kapag oras ang pasukan at uwian sa trabaho. May mungkahi naman si Michael Tanay. Ibaba ang sigil sa toll sa Skyway para doon dadaan ang ibang motorista. Yan din ang nakikita paraan ni Lito Blaser. Ayan. Hirit naman ni John Woo Kwon. Maganda raw na higpitan ang requirement sa pagka-car load. Bawas kotse yan. Sabi ni Aldwin Baron, ipatupad ang odd-even scheme at no single passenger car kapag rush hour. Mismong si Pangulong Duterte ang mangunguna sa National Assembly ng Partidong PDP Laban sa Sabado. Sa gitna yan ng hidwaan sa mga paksyon ni Energy Secretary Alfonso Cusi at paksyon ni Senator Manny Pacquiao. Ayon kay Attorney Melvin Matibang, Acting Secretary General ng PDP Laban Cusi Faction, makatutulong daw ang Pangulo para makumbinsi ang ilang miyembro na nagdadalawang isip pa kung kanino kakampi. Pagbobotohan din daw kung papalitan si Pacquiao bilang acting president ng partido. Hindi raw dadalo sa National Assembly si Pacquiao at ang kanyang kakamping si Senador Coco Pimentel na kinukwestiyon din ang legalidad ng naturang pagpupulong. Kinukwestiyon nila ang status ng membership ng mga nasa paksyon ni Cusi. Marami itong mga non-compliant So yung mga pinapatawag na meeting ni Secretary Cusi, kung magre-report siya sa attendance, ibabangga natin yung attendance nila dito ngayon sa report ng National Headquarters. Makikita natin. At babalik ako sa aking main point sa kanya. Okay, you want to take control of the party. Ang justification mo ay nasa likod ko ang karamihan ng party members. Iyon na nga point karami mga party members ba yung nasa likod mo? Yan po ay salita na lamang po ng mga desperado na nakikita natin na yung gusto nilang mangyari ay hindi mangyayari sapagkat ang partido po, ito po ay govern ng mayorya. Kami po ay democratic. Ibig sabihin, dito po kami sumusunod. Ito po, dito sa bylaws po namin na to. Malitang politika pa rin po, nakipagpulong si Davao City Mayor Sara Duterte kay dating Pangulong Gloria Arroyo. Kinumpirma mismo ni Mayor Sara sa GMA News Online
na nananghalian sila ni Arroyo sa isang hotel sa Pasay kahapon. Bahagi raw ito ng consultation na ginagawa ngayon ng alkalde. Ayon naman sa regional party ni Mayor Sara na hugpong ng pagbabago, kung tuloy man natatakbong Pangulo si Mayor Sara ay tatakbo siya bilang independent. Gayunman, may limang partido na raw na interesadong makipag-alyansa sa kanila. Pero wala pa pag-usap sa pagitan ng hugpong ng pagbabago at PDP laban na nagsusulong sa kanilang chairman na si Pangulong Rodrigo Duterte bilang vice presidential bet. Bagamat mas tahimik ngayon ang aktibidad ng Bulkang Taal, pinag-iingat pa rin po ang mga residente sa banta nito. Mula po sa Batangas, may unang balita live si Darlene. Darlene? Connie, good morning. Walang naitalang eruption o pagsabog sa buong magdamag dito sa Bulkang Taal. Pero patuloy pa rin yung naitatalang volcanic earthquakes na bahagyang mas marami kumpara kahapon. Mula sa 6 na volcanic earthquakes kahapon, humigit kumulang 20 raw ang naitala sa buong magdamag. Ayon yan sa pinakahuling update mula rito sa Taal Observatory sa Tarisay, Batangas. Patuloy din ang gas upwelling sa main crater ng bulkan. Naglalabas pa rin ito ng puting usok o steam plume. Mas mataas ito o may taas itong 2 kilometro ngayong araw na mas mataas ng 500 metro kumpara kahapon. Isa rin sa mga binabantayang parameters ang sulfur dioxide emissions ng Taal. Mula sa 4,184 tons per day sa huling bulletin na inilabas kahapon, bumaba na raw ito sa mahigit 3,000 na lang. Pero maituturing pa rin mataas at delikado kaya patuloy na pinag-iingat ang mga residente. Sa ngayon, nananatili sa alert level 3 ang Bulkang Taal. Mahigpit pa rin ipinagbabawal ang paglapit sa main crater o pagpunta sa Volcano Island na itinuturing ng permanent danger zone. Connie, mamayang alas 8 ng umaga nakatakdang maglabas ng bulletin itong FIVOX at patuloy silang nagpapaalala lalo na sa mga residente ng Batangas na magantabay lang o maghintay sa mga opisyal na pahayag o anunsyo at huwag basta-basta maniwala sa mga nababasa o nakikita sa social media. Yan ang unang balita dito sa Talisay, Batangas. Darlene Kai, buong puso para sa Pilipino. May kasabihan po sa wikang Ingles, hard work beats talent when talent fails to work hard. Pero ang isang estudyante sa Iloilo, pinagsama ang hard work at ang kanyang talent. Kaya ang resulta, siyempre tagumpay. Meet Ejan James Florida. Ginamit ang kanyang galing sa sining para makapag-aral at makatulong sa kanyang pamilya. Gumagawa ng mga artwork si Ejan gaya ng mga disenyo ng mga damit at bag sa kanya ito ibinebenta. Ang kinikita niya ang siyang ipinantutustos niya sa kanyang pag-aaral at itinutulong sa pang-araw-araw na gastusin sa kanilang bahay. Walang daw kasi nang kita ang kanilang pamilya na magka-pandemic. Nag-viral sa social media ang kanyang mga obra, dahilan para mapansin siya at makakuha ng scholarship sa isang fashion school sa tulong ng isang designer sa Italy. Una, Jiga, tayo kinilig ang fans sa isa sa mga nag-comment sa post ni Bea Alonzo. Nag-comment kasi ang rumored boyfriend ni Bea na si Dominic Roque sa picture niyang wearing a cherry dress sa Malibu, California. Ang comment niya ay, with asterisk and why. Oh, na may kasama pang kiss emoji. Uhoy, may mahigit 15,000 likes sa ito. Wala pa namang reply si Bea pero ang fans super kilig na. Pinasilip din ni Bea ang iba pa niyang OOTD sa Amerika. Enjoy din siya sa food trips at magagandang views. Naka-quick break din si Bea para mag-re-energize bago sumabak sa mga proyekto ng Kapuso Network. Ganda niya kahit anong isuot po sa enjoy kanya, grabe. Enjoy! At sa puntong ito, makakapanayam natin si National Task Force Against COVID-19 spokesperson, retired General Restituto Padilla. Good morning po, General Padilla. Good morning, Igal. At magandang gabi rin po. Magandang umaga rin po sa lahat ng mga nakasubaybay sa programa. May aksyon na hubas sa napaulat na nag-aalok daw ng negative RT-PCR test result kahit hindi rin magpapaswab test. Online ito, ayan. Opo, meron na po. No? Naka-timbre na po ito sa Department of Health, sa kanilang mga laboratory licensing division. Opo. At ang pangalan po nung laboratorio na nasabi niyo po tungkol dun sa issue na ito ay nasa kanila na po. At nagkakaroon din po ng investigasyon dyan. At ang iba pa pong ahensya at ng National Task Force ay alam na rin po nila mga pangyayaring ito. At hinihikayat po nila ang ating mga kababayan
na sana wag pong tatangkilikin yung ganitong mga klaseng practices. Kasi unang-una, ito ay isang criminal act na inilalagay nito ang ganitong gawain sa alanganin ng mga kababayan natin. Dahil tayo nasa isang national health emergency ngayon, lalo na binabantayan natin ang pagpasok at pagkalat ng makabagong variant. Pangalawa, yung laboratorio matapos ng investigasyon, maaaring niyang mawala ng accreditation at yung lisensya niya para mag-operate. So maaaring silang maisara pagka napatibayan na sila ay sangkot o sinasanction nila ito at violation niya ng kanilang permit. At yung mga health workers na involved kung sakasakaling parte ito ng staff ng laboratorio ngayon, may mga silumpang tungkulin po yan. Kaya maaari pong mawala yung kanilang mga lisensya, lalo na yung mga doktor na nagsertifikat ito. At yung publiko ay inihikayat namin na huwag pong tangkilikin tulad ng sinabi ko dahil maaari din silang masangkot na kaso. Yun po. Pero dinideny na po nung ano nung clinic na tao nila itong nag-aalok na ito, General. Pero ano ba sila? Yung pakikipag-kooperasyon sa inyo eh direkta naman? Opo, ang Department of Health po ang siyang nangangasiwa sa pagbibigay po ng lisensya at nag-accredit sa mga laboratorio. At mahigit 200 laboratorio na po ito na nabigyan po ng lisensya para mag-conduct ng mga COVID test. Kaya pag napag-alaman po na talagang hindi sila sangkot, hindi naman po sila isa-sanction. Pero kailangan talaga na ang mga laboratorio ay ipulis nila yung kanilang mga ranks at huwag nilang papayagan na nagagamit ang pangalan nila at ang kanilang pasilidad para sa mga ganitong klaseng gawain na hindi tama. Opo. Pero itong kanyang website, inalis na po. Mahahabol pa rin ho ba ng otoridad kung sino man yung pasimuno na yan? Meron po tayong pakikipag-ugnayan sa lahat ng mga ahensya na nagsasagawa ng forensic investigation sa internet. At hindi ko na lang po ba manggitin, pero ginagawa na rin po yan at maaaring itap ng DOH ang tulong ng mga ahensyang ito para magsagawa ng kanitong klaseng investigasyon. At doon po sa mga LGU na maaring may alam sa mga gantong gawain at mga individual na sakaling inalok, maaari rin po silang maglahad ng kanilang complaint para mapabilis po yung kaso. So ibig sabihin, pag nag-online scam kayo, di ba, mahahabol kayo. Pero dyan eto, kamustahin ko yung vaccination card. Napepeki rin bukod dyan sa RT-PCR test eh. Tama po. Kaya nga po may hesitation yung ilang mga LGU na tanggapin yung vaccination card dahil po sa pangamba na ito ay maaring peke. Opo. Kaya ginagawa na po ng DICT at ng DOH ang kanilang pag-uugnayan upang mapatibay yung anumang struktura na gagamitin natin para sa pag-validate at pag-authenticate ng mga vaccination card. Opo. General, ano pong rekomendasyon ng NTF? O baka mabigyan nyo kami ng kahit konti impormasyon, magbabago ba yung quarantine status natin dito sa NCR Plus? Nagpalabas na po ng ilang mga hakbang tungkol dito. Una, nananatili po yung ban sa mga bansa na kung saan binabantayan natin ang pagpasok ng mga tao na nagbumula doon. At na-extend na po yan hanggang katapusan. Opo. So, nadagdagan pa nga po dahil itong ating topic bansa na Indonesia ay nagpakita rin ng napakataas na spike sa kanilang mga kaso. Opo. So, kasama na rin po ito sa ibinigay na abiso na nagmula pa sa ating Pangulo na binabantayan na rin natin at babawal na rin natin ang travelers galing sa bansa na yan. So, ito po yung nakasaad dun sa ating mga bagong pagbabantay, lalo na sa mga makabagong variant. Kaya yung quarantine condition, nakita naman natin, nagluluwag tayo pa unti-unti. Opo. Cautiously, sa pag-permit sa ating mga kabataan na pwedeng lumabas, pero under strict adult supervision. Okay. Opo. Kaya kung walang magulang, hindi po pwede. Huwag po nating payagan kasi napaka-vulnerable na rin po ng ating mga kabataan, lalo na pag ang pag-uusapan na yung mga bagong variant dahil nahahawa na rin po sila niyan. So mas matimbang yung extension ng GCQ kaysa maluwagan ito, General?
Opo, ayoko naman ng pangunahan ng ating Pangulo, pero opo, yan po ang makikitang indikasyon. Habang ginugusto natin ng konting pangluluwag, kinakailangan din po natin isipin na mainam dapat at maingat po dapat tayo sa pangluluwag. Kailangan pa rin maghigpit. General, salamat po. Good morning. Ingat po kayo. National Task Force Against... National Task Force Against COVID-19 spokesperson Restituto Padilla. Salamat po. Yan po aktwal na pag-ahon sa tatlong menor de edad na nalunod sa Santa Maria, Bulacan. Sinubukan pa silang i-revive pero tuluyan silang binawian ng buhay. Ang mga biktima, kinilalang sina John Michael Bagaslaw, edad 12 taong gulang. Ang pisa niya si Abraham Flores Jr. at Jade Cerdo, na kapwa 16 na taong gulang naman. Ayon sa barangay, birthday ng magulang na isa sa mga bata kaya nagkayayaang mag-picnic at maligo sa ilog. Napunta raw sa malalim na bahagi ng ilog ang isa sa tatlo dahilan para siya isagipin ng isa na kasamahan at pare-pareho na po silang tinangay ng agos. Dito na sumubok na sumagip ang pangatlong menor de edad pero sabay-sabay na rin silang nalunod. Nakuha na ng kani-kanilang pamilya ang labi ng mga biktima at naiuwi na sa Mandaluyong City para iburol. Naunang pagkakataon mula na mangyari ang C-130 plane crash sa Sulu. Nakitang muli ang mga unang rumesponde sa trahedya at mga sundalong kanilang iniligtas. Yan ang unang balita live ng host ng Atom Bijeri Regional TV na si Cyril Chavez. Cyril, kamusta reunion? Igan, ayon sa Joint Task Force Sulu, ang pagtulong ng mga sibilyang tausog sa mga sundalong kabilang sa pagbagsak ng C-130 plane sa Sulu ay tila naging hudyat umano ng pagkakaisa ng mga tausog at mga sundalo na may mga hidwaan noon. Ito ang viral post ng pagtulong ng mga sibilyan sa mga sundalong nakaligtas sa pagbagsak ng C-130 military plane sa Sulu noong July 4. Kahapon, sa unang pagkakataon, matapos ang aksidente, nagkitang muli ang sundalong nakaligtas at mga sibilyan na unang rumisponde sa kanila. Walang humpay na po, salamat. Masaya lang po ako, sir, kasi nakita ko na okay na siya. Gusto talaga namin na makatulong na katulad. Ayon kay Major General William Gonzalez, ang commander ng Joint Task Force Sulu, kabilang sa healing process ng mga sundalo, ang kanilang pakikipagkita sa mga tumulong sa kanila. Nag-start na yung healing process, nakamove on na sila, masaya na sila. Kasi nung araw, galit na galit ang mga tausog sa mga sundalo. Sabi ko nga, walang relihiyon, walang kultura, pare-pareho tayo basta na ganitong mga challenges sa buhay natin. Tayo yung nagtutulong-tulungan. Sa Cagayan de Oro City, umapaw ang tubig sa highway sa Barangay Tablon dahil sa malakas na ulan. Nasa 500 mga residente ang apektado, habang 23 na pamilya ang lumikas mula sa barangay covered court. Pasalamat ako sa Diyos na nakalabas ako. Kasi kung hindi ako nakalabas, rumaraga sana ang tubig. Maaanod ako sigurado. Sa katungkulan sa Anangapon, sila sa itong probinsya sa Bukidnon, specifically sila sa kanang Manolo Beach na area. And then, motong kaningkogman liver na yung may pag-spill. Ayon sa PAGASA, ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa Mindanao ay epekto pa rin ng localized thunderstorms. Umapila naman ang mga LGU sa Western Visayas na manatili sa status quo muna ang quarantine classification ng mga lugar sa rehiyon. Base kasi sa rekomendasyon ng National IATF mula MECQ, magiging ECQ ang status ng lungsod at probinsya ng Iloilo. Ang Aklan, Antique, Capiz at Bacolod City naman mula GCQ ay inirekomendang isailalim sa MECQ. Mananatili naman sa GCQ ang Guimaras at Negros Occidental. Not appropriate na ECQ mo ang bilog na probinsya kang iumot ang ibang panua na hindi sila critical. It is not a good in our balancing between the social economic welfare. So nalang kita nag-agree na hindi kita kasarap. Nagpulong ang mga local chief executive kasama ang Regional Interagency Task Force at Regional Task Force on the Management of Emerging Infectious Diseases para umapela sa desisyon ng IATF. Sa isinagawa namang virtual meeting ng Iloilo City Government kasama ang iba't ibang sektor at ahensya, sinabi ni Iloilo City Mayor Jerry Trenas na marami ang mawawala ng trabaho sakaling isailalim ang lungsod sa enhanced community quarantine.
Dagdag pa ng alkalde na kailangan ng 150,000 food packs kada linggo para ipamigay sa mga residente sakaling magsara ang mga negosyo. Pag-amin ng DSWD6, hindi nila kayang ibigay ang hinihiling ng LGU. Dahil sa dumaraming bilang ng mga nagpositibong empleyado ng Kapitolyo ng Ilocos Sur, sinuspende ang trabaho mula July 13 hanggang 16 upang mag-disinfect. Nandun lang sila sa loob ng office, hindi naman directly exposed sa clients. Mostly naman mga ang contact nila yung mga office mates. Nakipag-ugnayan na umano ang DOH Ilocos Sur sa PNP at DILG upang mamonitor kung nasusunod ang health protocol sa mga pagtitipon. Kabilang sa naka-isolate sa COVID-19 facility, ang dalawang hepe ng pulisya ng Ilocos Sur na COVID positive. At yan ang pinakahuling kaganapan mula sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Abangan mamaya dito sa buong Mindanao ang At Home with GMA Regional TV, alas 8 ng umaga pagkatapos ng unang hirit. Igan. Maraming salamat, Cyril Chavez. Huling araw na ngayon ng General Community Quarantine sa NCR Plus, kaya inaabangan kung may extend ba ito. Ugnayan niyan at iba pang issue, makakapanayam natin si San Juan City Mayor Francis Zamora. Magandang umaga po, Mayor Zamora. Yes, magandang umaga, Susan, at maraming salamat sa pag-imbita sa inyong programa. Apo, Mayor, ano po ang rekomendasyon ng Metro Manila Council sa quarantine classification dito po sa NCR? Sa ngayon, ito napapag-usapan. No? Ang huling pagpupulong namin ay noong nakaraang linggo. Ito naman ay patungkol doon sa mga edad limang mataas. We are now crafting more specific guidelines sa magiging implementation ng 17 LGU sa Metro Manila patungkol nga rito sa pagpayat ng IATF na ang mga 5 years old and above ay makalabas na para pumunta sa mga parks, playgrounds, and open spaces. Ngunit kung specifically patungkol dito sa next quarantine classification, ay wala pa ho kaming pagpupulong dito. Okay. So para ho sa inyo, dapat bang i-extend yung GCQ, luwagan, o higpitan yung quarantine dito ho sa Metro Manila? Alam niyo, Susan, nakikita natin na bagamat tayo na sa GCQ, lumuluwag naman yung restrictions. Ito nga yung malaking halimbawa, no? Itong pagpayak sa mga 5 years old and above na makalabas na. So, ibig sabihin, we can still maintain our GCQ status and yet have lighter restrictions. So, kung ganito pong magiging polisiya, basta naman po maraming nababakunahan dito sa Metro Manila at basta manatiling mababa ang mga kaso, I don't mind keeping the status quo yung GCQ ngayon. Sapagkat nakikita naman natin, ang mga negosyo, maling nagbubukas, ang ekonomiya ay tumalakas uli. No? So, ako po pabor kung manatili po ang kasalukuyang GCQ natin na mayroong mas magagaang na restrictions. Mm-mm. Mayor, marami po yung nababahala na baka magkaroon ng super spreader events dahil mas marami na nga yung pwedeng lumabas kasama na nga yung mga bata. Ano ho ang masasabi niyo dito? May common guidelines ba yung MMC bukod doon sa mga doon sa inilabas ng IATF? Actually, kahapon ho, ay naglabas na ng resolution ng Metro Manila Council for us to sign. No? As of yesterday, nakita ko majority sa amin ay pumirma na. Hindi ko lang po alam ngayon kung lahat ng 17 mayors ay nakapirma na nga po. Ngunit, ito po ay nagbibigay ng more specific guidelines. Halimbawa, ang bawat LGU ay inihikayat na isaad kung saan specifically ang mga parks, playgrounds, open spaces, plus siyempre yung capacity ng mga to. Sapagkat kahit sabi mong open areas ho ito, kung mapuno naman 100%, then that means posible maghawa-hawa rin. So, sinususugan lang namin yung decision ng IATF except that merong mga specific guidelines per LGU. Pwedeng mas mahigpit ang ibang LGU, yung iba pwedeng mas maluwang ng kaunti. But it gives us more specific guidelines in terms of implementation, sapagkat yan ho kami ang mag-implement, hindi naman po IATF. So, depende na yan sa iba't ibang LGU kung gaano kahigpit nila gusto ipatupad ang patakaran. Apo. Kayo po, may kailan po kayo magre-recommend, Mayor Zamora? I've already submitted yung mga open areas na pwede hong gamitin dito. But ako, for me, no, my policy will be basta hanggang 50% ng capacity, basta mga open spaces ho namin. Ang San Juan ho kasi, ang aming mga main open areas ay ang pinaglabanan shrine, of course yung aming mini park, and yung mga alfresco dining area, no? Yung mga kainan sa labas
kung saan hindi po aircon, no? Yung mga open air, kung saan mahangit. Yun naman po ay okay naman po sa akin. As long as kahit na lumabas na mga 5 years old and above, dapat sila po ay supervised ng kanilang mga magulang. At syempre, dapat sundin ang lahat ng health and safety protocols. Dapat nakamask, dapat yung social distancing. So, hindi ibig sabihin na dahil lang makalabas sa mga bata ay isusunod sa mga patakaran. Kailangan pa rin natin na sumunod sa lahat ng health and safety protocols. Diyan po sa San Juan, Mayor, na-achieve nyo na, nabakunahan nyo na yung 100% ng target population. Ano? Pero sa datos ng DOH, ba, kabilang ho ang San Juan sa 8 NCR cities na may pataas na trend ng COVID cases nitong nakaraang dalawang linggo. Ano masasabi niyo diyan, Mayor? Una sa lahat, ng Lunes nga po, ang ating apat na cabinet secretary tumalaw po rito sa San Juan, si Secretary Harry Roque, Secretary Vince Dizon, Secretary Mon Lopez, at Secretary Francisco Duque III. At inanunsyo nga ho nila na ang San Juan po ay above 100% na napakunahan ang aming target population. Pag sabihin natin target population, yan po ay 70% ng aming kasalukuyang populasyon. Napakunahan na ng 100% with first dose. So, yung datos ho ng DOH, alam nyo, kahapon pa ako natatanong dyan. At I've been very consistent with my answers. Medyo kailangan ho mag-reconcile ng DOH at ng iba't ibang LGU sapagkat kahit yung ibang LGU ho ay medyo kine-question yung datos ng DOH. No? Sapagkat base sa aming sariling dato, 75 active cases lang ho kami as of yesterday. Okay. Pag nakikita ko yung datos ng DOH, medyo mas madami ho doon. No? So, it's really because of their reporting system, yung tinatawag na COVID-kaya reporting system. Sapagkat minsan, hindi na-verify na mabuti ang mga datos. That is why nagkakaroon ng discrepancies. We have not gone beyond 100 cases here in San Juan for a very long time. Mula nga ho nang dumadami ang napapakunahan namin, napansin ho namin, mababa nga ang bilang ng mga kaso. Ngunit sa tandaan natin na Susan, yung mga napakunahan sa amin, no? Specifically 100,217 na ho yan. Yan po ay 117% na ng aming target population. Lagpas-lagpas yung 100% na. Tandaan ho natin, marami ho dyan, isang dose pa lamang. So, ang na-second dose lang dyan ay 34,632. So, we still have to wait for everyone to get their second dose para ho maramdaman yung full effect ng bakuna. And next, bukas ho ang San Juan mula sa mga taong galing sa iba't ibang lungsod at probinsya. So, meron at meron pa rin mga mamamayan na hindi ho bakunado na nakakapasok ho rito. That is why kami nga ho, no? Once we're able to vaccinate 100% of our qualified population, ibig sabihin ng qualified, pasok sa edad at pasok sa health status, sa kalusugan, we will be more than willing to help other cities vaccinate. Kasi kahit kami po, or halimbawa, yung mga kapitbahay naming lungsod ay nabakunahan na ang lahat, kung meron pa rin mga hindi bakunado na papasok sa aming mga lungsod, nandun pa rin talaga yung threat of transmission. Opo. Mayor, marami ho yung bumabatikos ngayon sa inyong ama na si Congressman Ronaldo Zamora matapos siyang 4 beses mabakunahan ng COVID-19 vaccines. Paano daw ho ba ito nakalusot, Mayor? Okay, una sa lahat, nung Lunes, nung nagkaroon nga kami ng okasyon dito sa San Juan kasama ng ating 4 cabinet secretary, ay siya po ay nagkwento ng kanyang pagbabakuna. Sa totoo lang, ako po ay nagulat sapagkat doon ko lang din ho narinig yung ganyang impormasyon. As far as we know, 2 dose pa lang ang nakuha ni Congressman Ronnie Zamora. At yan po ay galing sa San Juan, yung Pfizer niya, the first and second dose. So, nung Lunes ko lang ho nalaman, along with everyone else, na nung Disyembre ho pala, ay nag-Sinopharm na siya. So, ito'y bagay na hindi niya sinabi sa akin. At during the event, no, nung after he shared his story, ay sinabi niya sa akin na ito po ay dahil ang kanyang doktor po ay nagbigay ng abiso sa kanya. Doctor's orders po ito. Una dahil siya po ay isang kidney transplant patient. So 6 years ago, he underwent a kidney transplant. At 16 years ago naman, siya po ay sumailalim sa quadruple heart bypass. At abiso sa kanya ng kanyang doktor ay kinakailangan
mapakunahan sapagkat very high risk po siya, immunocompromised siya, at talagang pasok na pasok siya sa kategoryang persons with comorbidity. So ito ay upon his doctor's advice, kaya ang ginawa niya noong Disyembre. Hindi ba kayo nag-aalala sa kalagayan ng tatay niyo ngayon after na apat na doses nga ho yun na iturong na sa kanya? Bilang anak, nag-aalala po ako sapagkat hindi naman po ito guidelines ng IATF. No? So it's between him and his doctor. At ang rason ho kasi na binigyan ng kanyang doktor ay pagkatapos ho siyang napakunahan ng Sinopharm noong Disyembre, siya po ay nagpasukat ng kanyang antibodies. At ang resulta po ng pagsukat na yun ay zero po ang antibodies na sa katawan. Mm-hmm. And he explained to me, my father explained to me, meron ho kasi siyang iniinom na gamot na tinatawag na anti-rejection medicines. No? Mm-hmm. Ito yung gamot na iniinom niya upang hindi i-reject ng kanyang katawan yung bagong kidney niya. Sapagkat meron siyang bagong kidney, kinabitan siya ng bagong kidney 6 years ago, and the normal reaction of a body is to eliminate that foreign object or body. So, ibig sabihin, kailangan niyang uminom ng mga gamot upang hindi patayin ng kanyang katawan yung tinuturing niyang foreign body, which is the new kidney. So, ang posibilidad, ayon sa kanyang doktor, ay yung gamot na iniinom niya to make sure na hindi nga i-reject ng kanyang katawan ang kidney ito, yun po ang pumapatay dun sa bakunang ipinakuna sa kanya noong Disyembre. That is the reasoning of his doctor. That's why he was advised to get 2 shots again 6 months after nung Sinopharm. Okay, naku, maraming salamat po, San Juan City Mayor Francis Zamora. Maganda umaga po sa inyo at mag-iingat po kayo. Okay, maraming salamat po. Dahil talaga po ang pinakamababang active cases ng COVID-19 sa bansa sa nakalipas ng mahigit 4 na buwan. Bumaba ang active cases sa 44,408, 3,806 ang naitalang bagong kaso. Mas marami ang bagong gumaling, nasa 6,296. Pinakamataas naman sa halos isang linggong 104 na nadagdag po sa mga namatay. Sa kabuuan, 1,485,457 na ang kaso po ng COVID-19 sa Pilipinas. Pinapayagan na ang ilang alagang hayop sa MRT basta't susunod sa ilang panuntunan. Live mula sa MRT North Avenue Station, may unang balita si Jonathan Andal. Jonathan, ano-anong hayop yung pwedeng isakay? Kailangan malinaw yan, ha? Kung ano-anong mga hayop yung pwede. Mga pet, Susan, tulad ng aso, pusa, pwede ring ibon na nakalagay sa hawla. Pero bawal yung manok, sabi ng pamunuan ng MRT3. Sabi nila, ang kailangan lang ilagay ang mga alagang hayop sa cage o mga pet carrier na ang sukat ay di lalagpas sa 2x2 feet. Dapat din naka-diaper yung hayop, hindi papayagan ng mga alagang nakatali lang. Posible rin kasi itong makatakbo at mapunta sa riles at maging banta sa pasahero o sa pasilidad ng MRT3. Wala namang extra bayad kung magsasama ng hayop sa tren. Kung ang mga hayop pwede sa MRT3, ang mga menor de edad naman bawal pa rin, alinsunod daw sa IATF ruling. Iba-iba naman ang opinyon ng mga pasahero tungkol sa pagsakay ng mga pet sa tren ng MRT. Hindi siguro. Wag. Sa akin, no? Hindi kasi pwede rin naman din silang, pwede rin silang magkaroon ng sakit din. Hindi mo rin alam, no? Basta po yung may mga, may policy po sila para dun sa may mga allergies po na tao. Siguro, isang couch po, ganun, para sa kanila. Kasi po yung aso po at saka pusa, parang tulad din po natin yun. Susan, sabi ni Director Kapati ng MRT3, kung sakaling yung pasahero ay may allergy sa hayop at may nakasabay na pet sa loob ng train, pwede naman itong dumulog doon sa kanilang mga train marshals. Sa ngayon, wala pa naman ang nakikitang pasahero dito na nagdala ng alagang hayop doon sa loob ng train. Sa mga oras na ito ay mahaba na ang pila ng mga pasahero dito sa MRT North Avenue Station. Yung pila umaabot na po mula rito sa taas hanggang doon sa baba sa may bangketa sa mitamitabi ng EDSA. Yung unang-unang balita mula rito sa MRT North Avenue Station, ako po si Jonathan Andal, buong puso para sa Pilipino. Hindi na muna pwedeng pumasok sa Bahrain ang mga biyaherong galing sa Pilipinas. Ayon sa Bahrain Civil Aviation Affairs, kabilang ang Pilipinas sa red list ng Bahrain dahil sa pandemic. Kasama sa mga idinagdag sa listahan ng Tunisia, Iran, Iraq, Mexico, South Africa at Indonesia. Ang papayagan lang pumasok ay mga citizen at residente na may valid residency visa.
Simula naman bukas, kasama na rin sa travel restrictions ng Pilipinas ang Indonesia. Ayon sa Malacanang, hindi pwedeng pumasok sa bansa ang mga direktang manggagaling ng Indonesia at ang mga may travel history roon sa nakalipas na 14 na araw. Pero papayagan pa rin makapasok sa bansa ang mga biyahero bago mag July 16. Pero kailangan nilang mag 14-day quarantine at dapat may negative RT-PCR test result. Magtatagal ang travel ban hanggang July 31. Pinalawig naman hanggang sa July 31 ang travel restrictions sa mga galing India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, United Arab Emirates at Oman. Pinagulat po ng isang customer ng Meralco ang biglaang pagtasang kanilang bill sa kuryente. Mula kasi sa monthly bill ng 1,300 pesos, umabot sa 35,000 pesos ang bagong bill ni Sara Racasa. Yan ay kahit tatlong ilaw, tatlong electric fan, isang TV at washing machine lang daw ang kanilang ginagamit. Git niya, imposible namang umabot sa ganitong halaga ang kanilang konsumo. Abay, wala pong sagot ang Meralco pa kaugnay nito, pero nitong Hunyo, nagkaroon naman ng taas singil ang Meralco. Nasa 0.0798 centavos per kilowatt hour ang dagdag singil sa kuryente, katumbas po ng 16 pesos per kilowatt hour para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatts kada buwan. Our queen is finally home. Isang homecoming press conference ang sumalubong kay reigning Miss Universe Philippines, Rabia Mateo. Tatlong buwan nagstay sa Amerika si Rabia matapos ang Miss Universe competition. At kahit tapos na ang kanyang Miss U journey, thankful pa rin siya sa lahat ng Pilipinong sumuporta at nagtiwala sa kanya. Open daw siya sa iba pang opportunities. Kasama sa mga nag-welcome kay Rabia si Miss Universe Philippines pageant director Shamsi Supsup Lee at presidential spokesperson Harry Roque. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv. We'll be right back.